proklamasyon. Pagsasalita, proklamasyon. Lalo-lalo na sa gawa. Naiproklama na ang lahat ng 12 senador na nanalo sa eleksyon 2013. Siya ang mula sa Team PNoy at 3 mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Ang mga hindi, mga dating hindi sumipot sa kanilang proklamasyon na sina Nancy Binay at Koko Pimintel, nakisabay na rin sa huling batch ng mga iprinoklama. Narito ang report ni Micaela Papa. Nakuha ni Glingko Honasan ang huling spot sa Magic 12 matapos lumamang ng 705,940 na boto sa kapartido na si Dick Gordon. Magkumpare kami ni Senator Dick Gordon. And I think wherever he is, wherever we will find ourselves, malaki pa ang gagawin namin para sa bansa. Halong saya at lungkot naman ang nararamdaman ng nasa 11th pwesto na si JV Ejercito Estrada, na isa lang sa 3 kandidato ng UNA na nakapasok sa Magic 12. Pinaghirapan namin yung kampanya namin, no? Hindi tulad ng kabila, talagang easy-easy lang sila, puputi nila. Kami talagang hirap na hirap kami, kaya ano rin, syempre malungkot din kami na yung ibang makasama namin ay hindi pinalad. Si Cynthia Villar naman aminadong malaki ang inaasahan sa kanya dahil sa pagiging dating Senate President ng asawang si Manny. Naging Senate President siya, naging Speaker of the House. Iba naman yon. But I will have my, I will do something also that I want to do, like I can promote hanap buhay and jobs. Isinabay din sa proklamasyon sina Senator-elect Nancy Binay at Koko Pimintel na hindi nakadalo sa kanilang sariling proklamasyon noong nakaraang mga araw. Theoretically speaking, yung hindi nabibilang na boto should not be enough to change the official results. At yun na nga. So pwede na. So tingnan nyo, one day wait lang sana, ayos na lahat. Gusto ko magpasalamat dun sa lahat ng sumuporta dito sa pagtakbo. Wala na po kayong questions about the validity? Wala na. There's a substantial basis talaga dun sa pag-proclaim today. Ang huling mga proklamasyon ay batay sa 39,898,992 na boto mula sa 129 na COC. Bilang na ang lahat ng local COCs, kaya hindi na daw isinama ang higit kumulang 100,000 boto mula sa halos 200 overseas COCs. Hindi naman na raw kasi makakaapekto ang mga botong ito sa resulta ng eleksyon. Micaela Papa, GMA News.